Yo, what's up, guys? It's me, Hazel Mendoza. It's the dream. So yon, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Pag-uusapan natin ngayong araw is yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng breakup. Kung bakit hindi nagkakaunawaan, hindi kaya why the boy cheats? Kasi alam naman natin na, pinagkaiba ng boy sa men, di ba? Yung boy, parang hindi pa siya ready sa mundo, di kaya hindi pa siya masyado nakakapa sa mga personalidad ng mga tao. Yung men, ano na yun, parang meron, marunong yung pag-iisip niya sa mga bagay-bagay, tapos ready na siya sa mga ibang bagay. Ano nga ba ang ating number one? Number one, alam naman natin itong mga babae, di ba? Alam natin to. Pinakarason kung bakit naghihiwalay is yung third party o di kaya yung may ibang nilalande yung mga syota natin. Ayun, hindi naman kasi halos lahat lalaki. Siyempre, may iba pa rin mga babae. Pero as a one of the loyal girl. Yes. So yon. Ano, kahit na parang hindi kami masyado na-attack, mag-cheat lang siguro kasi mag-cheat lang kami kung mawawala ng time sa amin yung mga boyfriend namin. Kahit ko lang naman talaga ang boyfriend. So yon. Ano, mag-cheat lang kami kung walang humulak kami sa time, kung walang yung mga lambing, mga ganon. Pati kung hindi ka consistent yung isang lalaki sa amin na lagi lang sa una magaling, lagi lang sa una nagpapakilig. Yung tipong ganun, parang nakakasawa. Yung parang, para mawawalan ka na ng gana, syempre, sino ba naman parang sa una lang lagi masaya, di ba? Pero, kung mahal mo talaga yung isang tao, kahit na hindi na masaya, kahit na wala na talaga ng gana, ipaglalaban mo talaga at pipilitin mo maging masaya, mabuild up lahat yun na yung nararamdaman mo sa kanya na simula-simula, number two. Wala silang time sa isa't isa, di kaya masyadong busy yung mga partners nila. Siyempre, bilang teenager pa naman, yung iba, di ba? Karamihan sa mga teenager ngayon, mga nagsusyota na, di ba? Siyempre, hindi naman kasi lahat ng oras sa inyo mapupunta yung time nila. Meron pa naman dyan mga pag-aaral, may family. Basta madami pa mga activities dyan na nakapalibot sa atin na magiging dahil lang kung ba't mawawalan tayo ng time sa isa't isa. Number 3 na tayo, number 3. Bakit nawawalan ng gana ang isang tao? Kasi yung tipong araw-araw, di kaya madalas na nag-aaway na sila, syempre, sino ba naman matutuwa doon, di ba? Unti na nawalan ng gana, unti-unti nang na bumabagsak yung ano nila, yung relasyon. So yun, katulad yun ang sinabi ko kanina na kahit na ganun yung mga pinagdadaanan, dapat matatag pa rin tayo kasi kung mahal talaga natin sila, sasamahan natin sila hanggang sa hirap at ginhawa, di ba? So yun, ako lang ba yung ano, naniniwala pa rin sa ano, sa paniniwala ng matatanda na mga mahal mo talaga yung isang tao, sasama mo sa pagtanda, sasama mo sa hirap at ginhawa. Aww. Hindi yung iisipin mo lagi na may pamalit ka na. May iba dyan, yun na lang pala. Ay, yun na lang pala kasi madami naman dyan iba eh. Malaki pa naman yung mundo, ganito, ganyan. Mali po yun, maling mali. No! God, please, no! 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 Diba? Kung iisipin natin na bakit ka pa nagrelasyon? Bakit ka pa? Ba't mo pa siya sinota kung gano'n lang naman magiging mindset mo na ano yung paglalaroan mo lang, ha? Maglalaro ka lang. What the fuck? Diba? Kung iisipin natin na magsusota ka pa, alolokol mo lang naman, diba? Number 3 na tayo. Tropa-tropa, hindi mawawalan ng, syempre, yabangan ng mga syota, di ba? Hindi mawawalan ng mga ganon.
tipong sasabihin ng mga tropa mo. Bro, nasaan yung shota mo? Bro, chicks ba yan, tol? Ano, maganda ba yung napili mo? Mali din, maling-mali. Ekis yun, ekis. Kasi, kung mahal mo talaga yung isang tao, kung proud ka talaga sa kanya, tatanggapin mo yung flaws niya, yung mga pagkakamali sa katawan niya, kahit ano pang itsura niya. Yun, yun na nga, di ba? Tapos yung iba, kaya nagiging kung bakit hindi nag-work kasi sobrang higpit na. Nila yung tipong parang magulang na. Tipong masigit na sa magulang. Parang Diyos na makapagbawal, di ba? Mga ganun kasi parang immature pa. Di kaya, basta pwede naman kasi mabago yun. Yung mga sinasabi ko, pwede pang mabago. Kaso ang problema nga lang is yung tiwala ng mga partner nyo na kung maniniwala pa rin ba sila sa inyo na magbabago kayo, ganito ganyan. Tapos yung ibang babae, laging pagbabawalan yung mga boyfriend nila na bawal magdota, bawal magganto ganyan. First of all, bago tayo dumating sa buhay nila, naglalaro na yung mga yan. Buti nga, dota yung nilalaro nila, hindi yung mga babae, di ba? Nagawa pa rin sila ng paraan para para mawala yung mga stress-stress nila. Doon nila hinahanap yung sa mga paglalaro, hindi sa babae. Be thankful na lang kasi doon nila hinahanap yung mga ano-ano mo, yung mga pagdadaktak mo, yung mga doon. Siyempre, pantanggal stress yun. Yun, ang last natin, ang last, is yung dumating yung point na nag-verbal abuse sila sa isa't isa. Yung tipong minumura na ng lalaki, GF niya. Basta, dumating na yung point na minumura niya na yung GF or BF niya, ganito, ganyan. Babae yung nagmura, for me, yeah. Ayos lang siguro kasi, bilang isang babae naman, at the end of the day, may isip at may isip pa rin namin na, kaya napakasama ko naman yung shota kasi namura ko ng boyfriend. Paka ano ko naman, paka konsensya kasi lagi ko na lang inaaway yung boyfriend ko. Di ba yung mga ganon, naisip din namin no, kahit di halata. Parang nagigilty din kami sa mga ginagawa namin. Kaya binabawi na lang namin sa mga regalo, binabawi namin sa time, binabawi namin sa pagiging clingy namin. Hindi isa pa nga ano sa mga lalaki na pag yung lalaki na yung nagsalita, feeling ko parang totoo na yun. Parang yung ayun na talaga yung buka ng puso niya, binubuka ng bibig niya. Ganon. Parang bilang isang babae, alam naman nating lahat na bilang isang babae, yung puso ng mga babae parang madamdamin yan. Parang konting salita mo lang sa amin ng kung ano-ano, nasasaktan na kami. Yun pa kayang pagsabihan kami ng mga mahal namin ng pagmumura. Sakit. Parang... Bakit kami ginaganito? Saan ba kami naghihina? Yung ganun, di ba? Parang ang sakit lang kasi binigay mo naman yung lahat. Mga ganun. Parang bakit niyo pa ako naisipang sabihan ng mga ganun? Wala ko sa kasabihan ng mga matatanda na kung ano yung pagtrato ng lalaki sa nanay nila, ganun din sa magiging asawa nila. For me, tama yun kasi sarili niya ang ina, hindi niya magalang. More on, ano ka pa kaya, di ba? Hindi ka naman niya kadugo, hindi ka naman niya nana, hindi ka niya kapatid. Di ba? Parang, parang yung dignidad, yung respeto natin sa sarili, parang bumababa dahil sa taong mahal natin. Siyempre, parang napaka-toxic naman nun, di ba? Na sarili mo siya, tapos sasabihin mo ng ganyan. Parang... So, yun na nga, guys. Doon na mag-e-end ang ating video para ngayon. So, yun. Don't forget to like this video. Give this thumbs up. Like. Tapos, comment lang kayo or mag-DM kayo. Mag-chat kayo sa akin kung ano yung mga suggestions nyo. Yun. Like. I-share nyo sa iba para mas dumami pa tayo kasi malapit na tayo mag 400 subs. Yun, malapit tayo mag 400. Yun, kaya wag naging tatandaan na mga sinabi ko para hindi masaktan. So, yun. God bless. Bye!